tinalakay natin ang Ma'rifatu bi Alif Lam, kung saan pumapasok ang letrang Alif at Lam sa isang pangalan na nagdudulot o nagsasanhi ng pagkawala ng tanwin nito sa hulihan. Ngayon naman, tatalakayin naman natin ang dalawang klase ng letra sa wikang Arabic. Simulan na po natin. Huruful Qamariya wal Hurufus Syamsiya. The lunar letters, Al-Huruful Qamariya, and the solar letters, Wal-Hurufus Syamsiya. Ngayon, sa video na ito, ating tatalakayin ang tinatawag sa wikang Arabic na Huruful Qamariya or lunar letters at Hurufus Syamsiya o solar letters. Ang wikang Arabic po, ang alpabeto po ng wikang Arabic ay binubuo ng 28 letra. Opo, 28 letters. 14 rito ay tinatawag na Huruful Qamariya or lunar letters at ang natitirang 14 naman ay tinatawag na Hurufus Syamsiya o solar letters. At sa video na nga po na ito, sa episode na ito, atin nga po itong tatalakayin. Ngayon kung mapapansin niyo po sa baba, meron tayong dalawang halimbawa. Ngayon basahin po natin. Kitabun al-kitabu. Najmun an-najmu. Kitabun, libro, al-kitabu, ang libro. Najmun, bituin, an-najmu, ang bituin. Kung matatandaan niyo po sa nakaraang episode, tinalakay natin ang alif at lam na pumapasok sa isang pangalan o ism. Ang alif at lam nga po ay nangangahulugang ang sa wikang Filipino at da naman sa wikang Ingles. Kapag nga ito'y pumasok sa isang pangalan, ito'y nagsasanhi ng pagkawala ng tanwin ng hulihan ng pangalan. Kaya nga po, mula sa pagiging kitabun ay naging al-kitabu ito. At mula naman sa pagiging najmun ay naging an-najmu ito. Ngayon ang katanungan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito? Pareho naman silang pangalan, bituin at libro. Pareho din silang pinasukan ng alif at lam. Halos wala namang kakaiba rito. Para malaman natin ang pagkakaiba, basahin natin itong muli at pakinggan mabuti. Kitabun, al-kitabu, najmun, an-najmu. Ulitin pa natin ng isang beses ha. Kitabun, al-kitabu, najmun, an-najmu. Kung mapapansin ninyo, merong konting pagkakaiba sa pagbigkas ng alif at lam. Al-kitabu an-najmu. Al-kitabu an-najmu. Mula sa salitang kitab, nang pinasukan nito ng alif at lam, e malinaw na nabigkas ang alif at lam. Ngunit, nang pumasok naman ito sa salitang najmun, e nawala ang tunog ng lam at biglang naging doble ang tunog ng nun. Tingnan natin ang transliteration. Kitabun al-kitabu. Najmun an-najmu. Ngayon kung makikita nyo po sa transliteration, sa unang halimbawa, yung kitabun, nang pinasukan siya ng alif at lam, malinaw na nabigkas yung alif at saka lam, tulad ng nakasulat sa transliteration. Kitabun al-kitabu. Pero, nang pumasok ito sa salitang najmun, hindi na nabanggit ang tunog ng lam. Bagkos, naging doble pa ang tunog ng unang letra. Kaya mula sa pagiging najmun ay naging an-najmu. Ngayon, ano nga ba ito? Ano ang pagkakaiba ng dalawang salita? At bakit sa kitabun, nang pumasok ang alif at lam, ay malinaw na nabigkas ang alif at lam?
Pero nang pumasok ito sa salitang Najmun, ay hindi nabanggit o hindi nabigkas ang tunog ng lam at naging doble pa ang tunog ng unang letra. Ito po'y dahil sa magkaiba ang klase ng unang letra ng dalawang salita. Ang kaf nga po sa salitang kitabon at alkitabo ay nabibilang sa huruful kamariya. At ang nun naman ay nabibilang sa hurufus syamsiya. Kaya nga, magkaiba ng bigkas ang alif at lam nang pumasok sila sa mga salitang nagsisimula sa magkaibang klase ng letra na ito. Sa huruful kamariya, kapag pumasok ang alif at lam sa salitang nagsisimula sa letrang kamariya o lunar letters, ay malinaw na nabibigkas ang tunog ng alif at lam. Pero kapag pumapasok naman ang alif at lam sa mga salitang nagsisimula sa mga hurufus syamsiya o solar letters, ay hindi nabibigkas ang tunog ng lam at nagiging doble ang tunog ng unang letra ng salita na nagsisimula sa hurufus syamsiya o solar letters. Kaya nga merong syadda sa unahan ng salita pagkatapos ng alif at lam. Ngayong alam na natin yan, ano nga ba ang mga solar letters at mga lunar letters? Tingnan natin yung listahan. Huruful Qamariya. Ito nga po yung listahan ng mga lunar letters. Tulad nga po ng ating sinabi, merong 28 letra na bumubuo sa alpabetong Arabic. 14 rito ay lunar letters, habang ang natitirang 14 naman ay solar letters. Ngayon, ito po yung mga huruful Qamariya o mga lunar letters, kung saan kapag pumapasok ang alif at lam sa mga salitang nagsisimula sa mga letrang ito, ay malinaw na nabibigkas ang tunog ng alif at lam. Ito nga po yung mga letrang alif, ba, jim, ha, kha, ayn, wain, fa, ka, kaf, mim, waw, h, at ya. Yan po ang mga huruful Qamariya. Ngayon naman, basahin natin yung mga halimbawa. Al-abu. Al-abu. Ang ama. Al-babu. Ang pinto. Al-jannatu. Ang hardin. Al-himaru. Ang asno. Al-khubzu. Ang tinapay. Al-aynu. Ang mata. Al-gada'u. Ang almusal. Al-famu. Ang bibig. Al-qamaru. Ang buwan. Al-kalbu. Ang aso. Al-ma'u. Ang tubig. Al-waladu. Ang batang lalaki. Al-hawa'u. Ang hangin. Al-yadu. Ang kamay. Yan po ang mga huruful Qamariya o mga lunar letters. At kung napansin nyo po, habang binibigkas natin ang mga halimbawa, malinaw na nabibigkas ang tunog ng alif at lam. Ngayon, dumako naman tayo sa mga hurufus syamsiya. Heto naman yung mga hurufus syamsiya o mga solar letters. Kapag ang pangalan nga o ism ay nagsisimula sa mga letrang ito at pinasukan sila ng alif at lam, ay hindi nabibigkas ang tunog ng lam
at nagiging doble ang tunog ng unang letra sa salita. Ito nga po yung mga letrang ta, sa, del, zel, ra, zay, sin, shin, swad, dod, ta, za, lam, at nun. Ngayon naman, basahin natin yung mga halimbawa. At tajiru, ang mangangalakal. As-saubu, ang damit. Ad-diko, ang manok. Ad-dahbu, ang ginto. Ar-rajulo, ang ginoo. Az-zahrato, ang bulaklak. As-samako, ang isda. As-syamso, ang araw. As-sadro, ang dibdib. Ad-dayfo, ang bisita. At-talibu, ang estudyante. Ad-dahro, ang tanghali. Al-lahmu, ang karne. An-najmu, ang bituin. Ngayon, alam na natin ang dalawang klase ng letra sa alpabetong Arabic. Ngayon naman, basahin natin itong mga halimbawa. An-najmu ba'idun, ang bituin ay malayo. An-najmu, ang bituin, ba'idun, ay malayo. Al-mudarrisu jadidun, ang guro ay bago. Al-mudarrisu, ang guro, jadidun, ay bago. As-sukkaru hulwun, ang asukal ay matamis. As-sukkaru, ang asukal, hulwun, ay matamis. Al-labanu baridun, ang gatas ay malamig. Al-labanu, ang gatas, baridun, ay malamig. Ad-diku jamilun, ang manok ay marilag. Ad-diku, ang manok, jamilun, ay marilag. Al-hajaru kabirun, ang bato ay malaki. Al-hajaru, ang bato, kabirun, ay malaki. At-tajiru ganiyun, ang mangangalakal ay mayaman. At-tajiru, ang mangangalakal, ganiyun, ay mayaman. Al-imamu jalisun, ang imam ay nakaupo. Al-imamu, ang imam, jalisun, ay nakaupo. Al-waladu faqirun, ang batang lalaki ay dukha. Al-waladu, ang batang lalaki. Faqirun, ay dukha. Al-mindilu nadhifun, ang panyo ay malinis. Al-mindilu, ang panyo, nadhifun, ay malinis. Bago naman tayo magtapos sa ating episode na ito, heto naman ang 10 bonus words na maaari ninyong idagdag sa inyong mga bokabularyo. Ito nga po yung mga bagay na makikita sa loob ng ating bahay. Simulan na natin. Arikatun, arikatun. Sopa. Nafidhatun, nafidhatun. Bintana. Sitron, sitron. Kurtina. Takhtun, takhtun. Gabinete. Telfazun, telfazun. Telebisyon. Zahriyatun, zahriyatun. Palorera. Misnadun,
Misnadun. Una, khuffun, khuffun. Chinelas, na'alun, na'alun. Sapatos, farshun, farshun. Carpet,